dito sa harapan ng Embahada ng Amerika. Palakpakan po natin ang naigibakan sa bayanan Pilipino. Nandito po tayo sa harapan ng numero unong kalaban ng uring manggagawa ngayon sa mundo. Ang imperialismo ang dahilan kung bakit tayo naghihirap ngayon. Ito ang dahilan kung bakit napakababa ang sahod, kung bakit laganap ang kontraktualisasyon. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo makasulong o makaabante mula sa magiging isang bansang agrikultural malapyudan at rasadong agrikultural. Mga kababayan, mga kapatid, sa buong mundo ngayon, mayuuno, marami pong protesta ang nagaganap. Libo-libong mamamayan po ang kumikilo sa Europa, sa Latin America, sa Asia, lahat kinokondena ang imperialismo, sumisigaw ng kamatayan sa imperialismo. Pero mga kababayan, ngayon pong panahon ng eleksyon, ang lakas ng hangin ng reformismo, ang lakas ng ilusyon na magkakaroon ng pagbabago sa ating kalagayan ng hindi ibinabagsak, ang imperialistang pag-aari sa ating bayan. May mga kandidatong nagsasabi, sila daw ay para sa pagbabago, pero hindi nila layuning lutasin ang ugat ng kahirapan sa ating bansa, ang imperialistang pag-aari. Yan po ang dapat nating bantayan at dapat maging maingat. Huwag magpapadala sa mga matatamis na pangako dahil hindi tayo umlad hanggang tayo ay nasa ilalim ng imperialistang pag-aari. Hindi tayo lalakas bilang isang bansa hanggang tayo ay pinag-aharihan ng mga dayuhan. Hindi natin kakayanin ang China kapag tayo ay nakasabit lagi sa saya ni Uncle Sam. Mga kababayan, mga kapatid, alam ninyo, alam ko, ano ba ang sagot sa imperialismo? Ano ang sagot sa imperialismo? Mga kababayan, eleksyon ba ang sagot?